Okay. Hello. Okay. Na-off ko. So, Brother Fernando, ang unang tanong Yes. ko po, yung mga wala bang santo sa langit ngayon? Yes or no? Wala po na mga namatay na kinanunays ng simbahan at binuhay ang espiritu o kaluluwa na tinatawag na santo. Wala po. Oh, pero yung mga buhay katulad na Eliseo, ni Elias, ayun, santo yon kasi hindi naman yun namatay, hindi yung Next question. kinanunays. Dito sa official new na magazine, Sabbath School Lesson Quarterly, sa page 37, Event During the Millennium, Saints in Heaven. Revelation chapter 20 verse 4, Saints in Heaven. Tama po ba ito? Yes or Ah, no? yes, magaganap po yan pagdating ng second coming na kung saan ang bayan ng Diyos dadalhin po sa langit. Mga banal po ang tawag doon. Sila po ay paparoon sa langit ng 1,000 taon. Hindi po yan yung mga namatay na kinanonize ng Roman Next Catholic question. Church para maging santo. Salamat. Dito din sa Sabbath School Lesson Quarterly, sabi dito, the altar of intercession, saints' prayers enter heaven. Totoo po ba ito? Yes or no? Oo po. Yan nga sinasabi ko, doktrina namin yan eh. Kaya Salamat. tinutulungan lang ninyo kami. Pero hindi yan yung mga banal na namatay ang katawan at kinanonize ng Roman Catholic Church para maging santo sa langit. Oh, hindi sila yan. Oh, Next yan po. question. So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Ay, yes. Oh, sapagkat ang intercession of the saint ay para sa mga buhay. Hindi doon sa stand ng Roman Catholic Church na kapag namatay ang isang tao, ikakanonais ng simbahan para maging santo ang kanyang kaluluwa o espiritu sa langit para dalanginan. Ha? Yan po ang tindig namin dyan. At yung doktrina po ninyo, hindi pa nakakapanayo Next hanggang ngayon. question. Base sa ating official na topic, ano po ba yung official topic natin base sa label sa ating programa? Intercession of Saints, yes or no? Yes, intercession of the saint. Ang pag-uusapan natin, yung ating pagkakataluan, hindi yung pagkakapareho ng ating doktrina. Dahil kung pareho tayo ng doktrina, wala tayong pagtatalo, wala na tayong debate. Ang pinagdidebate natin, yung pagkakaiba natin ng intercession of the saint sa inyo, yung mga patay na kinanunais ng simbahan na ngayon ay inakyat sa langit bilang santo na wala sa banal na kasulatan. Yun ang inyo pong patunayan. Next Next question. question. Sa ating topic, Intercession of Saints, at sumang-ayon ka ngayon, bakit naging negatibo ka? Sumang-ayon ka sa specific topic natin about Intercession of Saints? Hindi po ako naging katulad ng inyong iniisip. Ang sabi ko, yes, yan ang topic, pero ang pag-uusapan natin dyan, yung pagkakaiba ng ating doktrina. Yun ang pagdidebatehan, hindi yung pagkakapareho ng doktrina. Nilinaw ko ito sa naging tagapamagitan natin si Nas. Nang sabi ng kapatid na Nas, hindi ka raw tatakas doon sa intercession of the saint na ito ay nakaugnay lamang doon sa mga Next namatay na tao question. ginawang santo sa langit. So, sunod na tanong. Sabi mo yung mga namatay wala na sa isip. Totoo yun, hindi? Totoo yun. Nasa Biblia po yun eh. Pag namatay ang isang tao, nawawala na ang kanyang isip eh. Ngayon, tutulan niyo po yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Patunayan po ninyo na kapag namatay ang isang tao, meron pa siyang isip. Oh, patutunayan ko sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, nawawala ang kanyang isip. Oh, at hindi ito pumapasok, lalong hindi ito pumapasok sa intercession of Next the saint. question. Okay, Sunod next na question. tanong. So yung talata na gagamitin mo, alam ko na din yon. It refers to the body or it refers to the soul? Sa Walang isip. tao mis ah, sorry. Go ahead. So yung talata na gagamitin mo sana, it refers to his body or it refers to his soul na wala sa isip? Okay. Mr. Moderator, wala po sa dalawa ang aking pagpipilian sapagkat ang Okay. sagot ko po dyan ay Bigyan para kita mismo sa ng tao yon. okay. Bigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead.
Okay. So, yung pong tinutukoy po riyo, hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Catholic Church, kundi yung kaluluwa na tumutukoy mismo Okay, sa time, time, tao mismo. time. Ayan. Next question, Father Darwin. Kung totoo na wala na sila sa isip, bakit si Abraham matagal nang patay sa Hebrew sa Luke chapter 8 verse 56 na nagagalak sa pagrating ko sa mga araw na ito? Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo, yes or no? Ah, yes. Sang-ayon po ako dyan. Sapagkat yan ay malaon ang nakita ni Abraham. Buhay pa si Abraham. Oh, hindi niya nakita dahil patay na siya. Oh, nakita niya yan ng araw ni Jesus sa panahong siya ay buhay pa. Kaya hindi po yan pumapasok doon sa intercession of the saint na ang katawan at ang kaluluwa ika-canonize para maging Next santo sa question. langit. Sunod na tanong. Sa Matthew chapter 17 verse 3, nakikipag-uusap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Si Moses, patay na po ito sila. Sang-ayon ka ba nakikipag-uusap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? So Mr. Matthew chapter Moderator, namatay na paki-check si ko lang yung Moses chat. eh. Sandali lang po, Namatay na si Moses. kapatid na Gitgano. Okay, may concern ba post time? Opo, kaklaruin ko lang po ano pong talata yon bago ko sagutin, Mr. Nakikipag-usap Moderator. si Kristo kay Moses na patay na. So nakikipag-usap siya sa mga ni Moses na walang isip? Yan ba Ano ang pong talata, Mr. implication? Moderator? Can I... Matthew, pakita sa screen bro. Matthew Matthew 17:3. 17:3. Okay. So nakikipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Nakalagay dito, hindi ko masagot ng yes or no kasi ang nakalagay lang dito, nakita na lamang ang sukat ng objection, tatlong Mr. alaga. Moderator. Ang rule natin, ipa-iral natin. Categorical Okay. question should be Categorical, bro. answered categorically. Okay. Mr. Moderator, hindi ko masagot ng yes o di kaya no okay. sapagkat ang So, nakalagay lang wait, dito wait. ay... Bibigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead. 8 Okay, seconds. sa partikular na talatang ito, kung bakit di natin masagot, nakalagay lamang dito, nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias nakipag-usap kay Jesus. Itong topic hindi ho pumapasok dito. Okay, Kasi si time, Elias time. hindi naman ito namatay. Time, time, bro. So, okay. Next question tayo, Father Darwin. Si Moses ay namatay. Sabi mo kanina, yung namatay ay wala na sa isip. At si Kristo ay nakipag-usap hindi lang kay Elias, kundi kay Moses. So aminin mo, nakipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Ano? Yung pala ang daloy ng inyong tanong. Si Moises, hindi siya, namatay siya, pero binuhay po siya. Ang iniakyat sa langit, yung mismo niyang katawan sa Judas, nakalagay po. Hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church ngayon. At walang pagkakanonize ng Roman Catholic Church kay Moises. Kaya maling gamitin ang sitwasyon ni Moises para ikapit sa intercession of the saint na Time, dapat ninyong patunayan time, time, ngayon. time, time, Okay. Time. So, So, saan po time na po, basa time na? na po. Time Thank you, na. Ganda ng ano. kapatid na Gitgano. Nabitin, ha? Maraming salamat, kapatid. Nabitin, ayan. So,